Morning guys! Good morning guys! So, first time magta-travel solo in Boracay. So, napaaga ako guys kasi napakabilis nung grab na nasakyan ko from Trinoma to Naiya Terminal 2. Grabe, as in napakabilis. So, umalis ako ng, parang nahatid ako ng asawa ko ng Trinoma ng 2 a.m. Dumating ako dito magti-3, parang sobrang bilis na ng takbo namin. Pero mga 2:40, ganun. So, ayun, nandito na ako ngayon sa Air Asia. 5:10 pa yung flight ko. So, it's 3 a.m. Medyo ang aga ko pa. 3:04. Oh my God. Mga 2 hours pa pala ako mag-aantay. So, titignan ko kung makakapag-check-in ako. And then, update ko kayo pag nasa Boracay na ako. So, coffee while waiting for the flight, for boarding, and baon na donut for yesterday groceries. So, time check, it's 3:25. Secure your large carry-on baggage in the overhead compartment and small items under the seat in front of you. Thank you. First verification payment. Ang payment ng terminal fee, environmental fee, and boat fee, we're going na to in Boracay. Isang tricycle na lang from our hotel. B Mall. Ayan. Oh. Saan yung ano ni ma'am? Yung presentation. Ang presentation ako. Yung una. Or saan?
ito ha, ito muna. Spicy na lang pa. Okay. Next ba yan? Hindi. Studio. PowerPoint presentation. Okay. I think, pag nasasabi naman siya. Video din. Spicy naman. Diyan sa Kalaban ng RCBC is UBI, the oldest bank here in the country. Of course, in terms of telecommunications, we have Globe. Ayala din po yan. Water utilities, we have Manila Waters. So, I think wala pa naman dito sa, Meron na rin po ba Manila Waters dito sa Manila Waters. So, we're also into power and infrastructures. Yan, AC energy and infra. In terms of industrial, yan, we have IMI, mga ano po yan, para mga chips, ganyan po. And we also have Ayala, ano po, automotives. Some of the, Honda and Volkswagen na kasa, mainly in Metro Manila, are owned by Ayalas. And also, we have social infrastructure, we have school, and also, in terms of health, we have Qualimed Hospital. Ayan po. Ayan po yung mga businesses ng Ayala. And sa art po ng real estate, we have Ayala Land. So, Ayala Land po actually is, sabi nga po sa video, 35 years na. And we're actually known to be the most reputable and trusted property developer of the country. Yeah, ano po talaga yan? Proud and loud. Loud and proud yan po. So, for 35 years, actually, we have proven that we are not just developer of subdivisions and condominiums. But ang main forte ng Ayala Land is developing a master plan, mixed use, integrated and sustainable community. So, hindi po si Ayala yung stand-alone na subdivision and all others na community, iba na po yung nag-develop. Ang forte niya, isang malaking land, i-develop niya into different industries like retail, commercial, hotel, schools in one area. Yun po. So, to prove that, ito po yung track record ng Ayala Land. We are the developer of Makati CBD in the 1960s. So, kaya po sa Makati, may mga tinatawag na Ayala Avenue. Yan po yun, dahil built by Ayala po yan. Also, Alabang, Ayala Alabang, we built that in, 1970. Cebu IT Park, if you're familiar, 1990 po yan na-developed. BGC in Taguig, Bonifacio Global City, in 2000. Sino po sa inyo nakaka-familiar sa Lubay? Never heard? Ito po ang largest estate ng Ayala Land sa Santa Rosa, Laguna. Composed of around 2,300 hectares. It covered tatlong bayan sa Laguna. From Santa Rosa, Cabuyao, and Calamba. So, ganun po siya kalaki. And the latest po is Alviera in Pampanga, last 2014. So, imagine ma'am, Makati CBD before 1960 is like this. If you're familiar sa area, makikita nyo 1960 may building na po dito nag-iisa. Do you have any wild guess kung ano po ang building na to? Ito pong building na to actually right now is existing pa. Ito po siyang building ngayon. So this is Makati Stock Exchange. So 1916 meron na po Makati Stock Exchange sa Ayala Avenue. And Makati po right now is ito po ang picture natin. Also Ayala Alabang is a swampland before. Opo, then 2023 yan po yung latest na photo. Cebu IT Park also, San Idol Land po, then dinevelop po ni Ayala. And ito po,
sabihin natin, ay, mga luma na yun, mga dati pa. Actually, ito po, naabutan ko na sa Abida po ito, nung ganito pa po ang BGC sa Taguig. Sobrang idle. Pero, ngayon po, talagang yung mga skyscraper na building na dyan na po, multinational, ano po, mga companies, nandyan na po lahat. Even mga embassies po, nandito na, Singapore Embassy, kaya po ang land values ng BGC sobrang taas. So, why do we, ano po, so why do we encourage you to invest sa Ayala? Kasi lahat po nung nabanggit na yon, we don't wanna miss you to miss this opportunity. Kasi po, yung mga estate project ng Ayala, we have the saying sa Abida na sure and secure po yung investment. So, we have developments in Makati, in Global City, Alabang, Arca South, yan, Cebu, and yung pinakamalapit dito is Atria, estate po yan, and many more. So, in terms of land values over time, magkano ba yung itinaas na ng, ano po, ng land values? Ayala Alabang was launched by Ayala 160 pesos per square meter. And right now, it's 150,000. Well, of course, nung that time, 1970s, 160 pesos is a huge amount. Yes. Forbes Park, ito po, ang pinaka high-end natin na subdivision, Forbes Park. Imagine 88 pesos per square meter and right now it's 400,000 per square. Yan si Ann Curtis natin. Opo, tingnan po, di ba nga po meron dyan si Senator Manny Pacquiao. I think 2 billion po ata. Yes, billion po ang usapan dito, hindi na million. Hindi na kaya. So that's Marinas Village. In Makati din po yan. Mas mahal siya. Kaya lang po, Forbes Park po kasi malalaki yung cut. Kaya po maabot ng billion. Si Das Marinas po kasi like 500 square meters. Si Forbes Park po kasi mga 2,000 ano po, square meters. Kaya mataas talaga. San Lorenzo Place sa Makati din po, 165,000 to 280,000 per square meter. Imagine kung gano'n po kaswerte ang nakapag-invest, no? Dati. Na naipamana na sa generation. Talagang napakayaman na po nila. Yes. So, ito pong chart na to is yung value appreciation ng mga lupa sa Pilipinas versus sa other countries sa Asia. Kung mapapansin niyo po, Philippines rank second or third in terms sa kung gano'ng kabilis mag-appreciate ang lupa po natin dito. So that's a good thing. Ibig sabihin, kung may investment po kayo ngayon, malaki yung chance na mabilis yung pag-angat po niya. Ayan po. Pero, in terms po sa presyo, time po ay mababa pa. Kasi other countries like Hong Kong, sobrang taas na po. Imagine sa Hong Kong po, mayaman ka na daw po pag may property ka. Kasi sa sobrang, di ba po, halos tenement yung tirahan doon, wala nang lupa. Ganun po kataas at ka-limited na yung space sa Hong Kong. Japan, Singapore, India, matataas po yung price nila. Actually, kaya this is the reason bakit mataas din po yung number ng investors natin na foreigner. Bakit po? For example, yung mga Singaporean, sobrang namumurahan sila sa ating lupa. Ano, lupa at condo. Actually, may mga clients kami na per floor bumili ng condo. Sampung floor. Ganun nila ka-afford kasi sa bansa nila, sobrang taas. Hindi nila ma-afford. So, ito yung... Imagine 33. Opo, sa atin, 3,000, ito naman dollar. So, kung around 150 to 1,000 per square. Pero sila po, grabe na. So, yan yung huge potential ng bansa po natin. Pero, although tayo po ay mababa yung price versus sa other countries, number 2 naman po tayo sa rental yield. Ano po to?
kapag po pinaupahan nyo yung mga property nyo, ganong percentage po yung ROI natin or return on investment. So very, kaya po mataas din yung mga GDP natin. Kasi mababa yung price natin pero mataas yung ano po, yung kita sa paupa. Ganon po. Kaya talaga yung Philippine market sobrang enticing sa mga other countries. Madami po tayong investors. Second highest in Asia. Kasi imagine for example, Japan. Ang taas po ng price nila, di ba? Pero yung kinikita ng rental nila ang baba. So, pangit sa investors. Ang laki ng investment nila pero yung bumabalik, maliit. While tayo po, maliit yung price natin pa ngayon pero ang taas ng rental natin, rental yield. And ito po yung mga current na project ng Ayala Land na ano po, kung kailan siya nag-start, Nuvali started ng 8,000, naabutan ko na po ito. 8,000 per square meter, ngayon po is 40,000. More than, ano na po ito, 5 times na nag-kumita yung investment. Ito po, BGC, naabutan ko rin to. Ang isang unit namin na 1 bedroom is 3 million before. Right now, it's 9 million yung ano po, 1 bedroom doon. Kung nakapag-invest po kayo ng year 2010 sa BGC, so nag-triple na po siya. Makati po, started at 77,000 per square, ngayon po 300,000 per square meter. Vertis North in Quezon City started at 86,000 per square meter. Ito po ako, ang studio namin before is 2 million flat. Sa Quezon City, ma'am, malapit sa Trenyo, ma'am. SM North. SM North. SM North and South. So, ito po. Isa din po ito sa parang hotcake kung mabenta sa ano po. Meron pong Seda Hotel, meron pong Soler Hotel and Casino dito po. Kaya from 2 million yung studio namin, ngayon 5 million na siya. Ito po, Arca South, malapit po ito sa Naiya. 119 nung nilaunch, then nag-double na po siya ngayon. And Alviera in Pampanga, estate din po ito. Malaki ang ano, from 10,000 to 32,000 per square meter. So, ganyan po yung appreciation. Imagine an investment po na makakapagbigay ng ano. As we all know, although yung bank ano products, hindi po yan magdodoble or ano. Alam naman natin ang savings natin kahit sa banko. Wala pang 1%. Di ba po? Hindi pa aabot ng 0.5%. Ayan po. And, ang isa din sa reason is yung build project ng government, syempre. Malapit sa atin yan. Hilog-hilog yung Maras, yung link. Isa po yan sa projects. Ayan, Mindanao. Hindi po. Ito po ang projects ng infrastructure project ng government. So, makaka-affect po yan sa property values din, pagtaas. Tuloy na bilhin yung ano? Yung Iloilo, Imaras. Ah, tuloy po yun, ma'am. Pero alam naman po natin sa government, lagi may delay. Tsaka, Imaras, papulot niyan. Oo po. Yan po. So, isa rin sa makatulong sa pagtaas ng mga values ng lupa. Eh, ito po, ma'am. Yung mga top natin na millionaires sa bansa is into real estate. Yun po yung pwede natin maging testament na lahat ng ating mga si yes na Mega World po, sina Villard, lahat po sila into real estate. 90% of all millionaires become so through real estate. So, i-share ko ang Intria. Okay. See. Originally, i-share ko po sana yung Makati. Pero sige po, ano niyo po si Intria? Yes, po. Airbnb po is Airbnb, Manila.
Kasi ma'am, since di ba sa Iloilo, ang daming hotels nga po. So, ibig sabihin po, pag maraming hotels, marami talagang tourist or pumapasok na tao po sa Iloilo. Well, for different reasons. Minsan may mga convention, may mga sarili-sarili projects. So, kaya wise po na choice ang Airbnb kasi sa halip na, for example, ang isang kumpanya, gagastosan niya sa hotel yung mga tao niya. Airbnb, 1,500 to 2,000 meron na po. Well, sa hotel, 3,000, 4,000 double. Kaya talaga, ano po, sikat si Airbnb talaga sa ganyan. Kami sa Amida, sa Pabilla. Yes po, pero sa Pabilla. Kayo po, sa Amida, ano, village. Iloilo. Kaya ikaw mo, okay. House and lot. Land and houses. Okay. Sa Pabilla. Opo. Tingnan ko lang kami yung area. Kung ganit, kung ano, kung business may rent ko ba lang? Oh, rent to owner. Rent to owner lang. Ano mo ganit yung isip? Totoo mo. Tsaka napakaganda po ng payment terms pag inano kay RCPC. RCPC. RCPC na lang po babae. Kaya nandito si RCPC. Ilan ako daw natin sa kanila. So, ito po, Abiga Towers Atria. As I, ano po, mention kay ma'am, love ko po itong project na to kasi nung, ano po, 2013, nung ito po'y na-launch, nag-gamble po ako na magpa-assign sa Iloilo para ibenta itong specific project na to. And very successful po ako kasi kami po yung top na group nung launch ng Atria kasi sa mga partners namin na bank. So, na-cover namin yung mga valued clients ng banko dati. Kaya, napakadami po pong buyers ng Atria. Opo, mga well-known po sila, mga talagang ay yayaman po ng Tagapanay Island. Na alam ko po yan. Napatunayan ko po yan noong 2013 kasi yung mga nakilala ko pong client sa Iloilo, lalo na, ang yayaman po nila, merong may-ari po ng Jollibee, ng Greenwich, yan po mga clients namin dati. Mga sikat po na tao din sa Iloilo. Even nga po yung ka-joint venture ng Abidalan sa Nalupa, if you're familiar sa mga Pison, mga, yun po ang surname ng may-ari ng lupa na tinaywan ng Atria sa Iloilo. Mga Pison po. Don Donato Pison yung address po nito eh. So yun po ay mismo buyer din namin. Binenta niya kay Abida yung lupa. Bumili din naman siya ng mga units. Actually, mga 20 units yung nabili nila dito sa Atria. So ito po, i-share ko na po sa inyo. So ito po yung mga estates ng Ayala Land. Ayan, ayan po ang Atria Park District. So, isa po siyang vast land na mix po siya ng hotel, ng hospital, retail, and residential. Malapit sa isa. So, Qualimed po is present, SEDA. Then, so happen, nasa tapat po namin si Ateneo. Hindi po ata ito yung main campus. Parang extension po ito. Yan. Atria, ito po yung retail. And yan po, may marami po dito call center. So, sa address, yan po yung Don Donato Pison, Avenue. Malapit din po ako. Tsaka sa Esplanade. Ako, yan. Pag-aalala ko ba mga ayan. So ito po, ang Atria po, yung kay Abida lang, residential, 5.5 hectares po yan. Actually, 50%, ito po ang maganda sa Ayala ha, 50% po ng lupa niya, inaalat niya sa open space. Imagine that. Halimbawa po, ito po is 3 towers, kaya po niya mag-accommodate ng 6 yung lupa. Pero Ayala po kasi is known sa mga greeneries. Kahit po saan ka pumunta, hindi mawawala ang greeneries. Kaya po 50% amenities po yan, open space.
So, right now nga po, we're offering the last tower for the first phase, which is Tower 4. Yan po. So, Tower 4, 14 floors lang po siya. Yan. Yan. Per floor po, 33 units. So, all in all, sa buong tower po, kayo po ay 461. Meron po tayong available na parking space na pwede rin pong bilhin separate, 76 units. And in terms of amenities, of course, we have adult and kiddie pool. We have gym, play area for the kids, yan, with meditation area, clubhouse if you want to hold mga events, mga birthday parties. Pwede po. And retail area sa ground floor. Pwedeng restaurant. Yan po mga needs ng residents natin sa taas na tulad yan. And sa features ng building, of course, yan. Elevator, fire alarm. Automatic naman po sa mga, ano yung mga security CCTVs. We have garbage chute. Each floor, automatic talagang mag-shoot po yung pababa. Per floor, i-drop nyo lang yung garbage nyo po. Ang sa parking, may amount na po nga for each unit? Hindi po tayo, ang ratio natin is 1:1. 76 nga lang po. For isang, ang units po natin is 461, 76 po. Actually, kapag po na-offeran kayo, for example, nag-decide kayong bumili na unit and may parking pa, best po na kumuha ng parking kasi po, later on, laging parking ang problem. Kasi imagine 461 yung unit, 76 yung parking. So later on, kapag talaga nag-arise yung need ng mga 461 units ng parking, wala na po silang mabibili. Even sa Metro Manila projects, parking po ang problema natin. So, how are you going to accommodate 461? Pag napuno siya, how are you going to accommodate? Opo. Bali, kung mga investor type naman po yung bumibili na unit, hindi talaga bumibili ng parking. So, ang opportunity sa mga pag may open pa is kumuha. Well, kung later on wala pong available na parking, ang opportunity sa mga merong parking is pwede kang magparent. Wala po kayong matatapon sa parking. Kasi alam po naman natin, syempre, nag-i-increase yung population natin. Mag-i-increase din po ang population ng building. Pwedeng maging 100% occupied po yan. Makakailangan po sila ng parking. So, kung ikaw yung investor, ang parking po sa Manila is umaabot sa 7,000 to 8,000 per month. Rental po yun. Kaya po maganda siya ngayon. Eh, paano kung napuno na ang parking? Tapos nag-visit ka dito sa unit mo, may dala ka ng salakyan, eh, ka pwede makipark? Pwede po. Well, sa Iloilo naman po, I believe maraming open spaces pa around the area, not only sa Itria. So, like for example, Seda Hotel, they're offering din po free parking. Yun po mga labas ng Ateneo, I think may free parking din. Diyan po. So, ito po yung floor plan, each floor ng Itria. So, 33 units po siya. Wala lang siyang unit 13, kaya nag-34 yung isa. So, composed po siya ng studio units. Ito po yan, yung mga ano bang kulay ito? Parang orange. Orange. Yellow is yung one bedroom. And normally po, kapag corner unit, yan po yung malalaking units. Para optimal yung view nyo, dalawa. Sa side na to, and sa side na to. Normally, yan po yung ano. Then, yung two elevators. So, ang studio po is 22.7 square meters. Ito po yung ideal for Airbnb. Wala silang balcony. Meron po tayong mga units na may balcony. Pero limited po siya. Hindi po each floor merong balcony. Ayan po. Nandito po yung pwedeng maging ayos kung ng studio unit. Then, our one bedroom is 37.5 square meters.
And also, our two-bedroom is 43.3 square meters. Baka po, kayo po, since taga dito, sanay po kayo sa malalaking space, ganito po talaga yung right size na condo. Mas maliit compare sa bahay natin. Ayan. Po, actually, yan po ang advantage ng condo kasi madali pong i-maintain. Meron kang sarili mong security. Nandiyan, pagbaba nyo po, nandiyan na lahat. So, ito po yung deliverable. So, ang kanya pong flooring ay binili. Pwede, pag kung gusto niyo pong palitan, pag upon turnover po, kayo na lang po yung magpapalit. For example, tiles. Yan, our toilet and bath, naka-tiles po yan. Then, of course, telephone, cable, internet ready na. May smoke detector, water sprinkler. Meron na din po yung kitchen sink and what an overhead cabinet. Ayan po, grease strap, lahat naman po. Actually, yung unit po ay livable na kapag natanggap nyo. Hindi na po yung magpapakabit pa kayo ng water, mag-garan po. Kung pwede po may banig daw po kayo, pwedeng matulog na kagad, na ready na lahat sa unit. Ay, ito po, inventory, baka hindi po ito updated. And yung pay term siguro i-present na lang namin kasi ito po yung before pa. So, ang advantage po, of course, amenities and well plan. Ayan, thorough flood control. Any Ayala properties po, kahit mag-isip po kayo, hindi po yan binabaha. Sobrang okay po ang aming mga drainage. Kahit po yung lugar, meron pong area kami sa Manila, sa San Lazaro, malapit sa UST. Yun pong area ng UST, noon po yan na binabaha. Pero yung amin pong project doon sa likod ng SM San Lazaro, hindi po yung binabaha. Meron din kayo? Opo. Kaya lang po, yun po ay sold out na 5 towers po yun. Talagang ang mga taga UST at investors ay ano po. Kasi ano po yun? Opo. Kaya isa din po yung sa testament namin na kahit flooded yung area, si Avida po hindi po binabaha. Sa ilo yung mapaha. Opo. So, of course, proud, loud and proud, kami po ay Ayala Land. Hindi lang po yan naging sikat dahil sa kung anong reason, pero dahil po yan sa quality. Opo. Ideal location, syempre, napakaganda ng location ng Vitria. And yun nga po, ang pinakamahalaga, kasi pwedeng lahat po ng developer sa inyo mag-promise na maganda. Maganda yung amenities pag nakita nyo, pang world class, malalaki. Pero, yung value appreciation, kasi ang condo po, long-term investment yan. Hindi pwedeng magustuhan mo dahil sa pinresent sa inyo maganda. Titignan po natin yung track record. Pag naging luma na ba yan, or ano, well-maintained ba yan? Maayos ba yung security? Hindi ba iniiwan ng developer ang condo corp? Kasi pag condo po tayo, automatic member po tayo ng condominium corporation. Normally po, ang kalakaran sa Pilipinas, pag na-turnover na yung mga units na lahat, ibibigay na yun sa condominium corporation o kayo na yung mag-maintain. Kasi lalabas na po dun yung developer. Kay Avida Land po, kay Ayala, ang maganda, hindi niya po iniiwan sa condo corp ang maintenance ng condo. Meron po tayong company na Ayala Property Management Corp. Even Forbes Park, sila po ang nag-maintain. So, sure po kayo na kahit na 10 years, 20 years na yung condo niyo, well-maintained po siya. Kasi doon po kayo mag-beware sa mga developer kasi maganda sa hindi, I don't wanna name names na ano po. Beware lang po kayo kasi maganda talaga sa una pero 10 years after, 20 years, wala ng elevator, hindi na maasikaso, hindi na ma-maintain yung amenities, gano'n po. So yun naman po yung makakaasa po kayo sa amin. So yun po ang ano po. Assist po namin kayo sa
Very flexible, ma'am, and ano po? Ito pa. Ay, order po tayo ng drinks. Sa loob. Ito yung problema. Layahan! Wala kang ano, ma'am? Ay, tignan ko dito sa screen kung maiihi. Oo. Ang minimum down payment lang ko ni kung magkaroon po kayo ng interest kay Atria, at least 10%. Tapos, 10% ma'am, zero interest, payable in 54 months. Ito po ma'am, i-ano ko yun sa inyo. Ayan, ay ma'am. For start po tayo ng studio unit. 4.1. Ayan po. Right now po, nasa 4.1 po yung studio unit natin. Pero, hindi na siyempre po, kaya nga po nandito si RCBC, hindi po natin babayaran kagad yan. Yes. Ang kailangan nyo lang po ditong i-down is itong 390. Spot 10% po yan, 10% na down payment. Full price po yung binabayaran after ng, well, magre-reserve muna po kayo ng unit which is 20,000. Then yung 390, ibabayad niyo po yan ng buo sa Abida. Then, yung natitira po is, i-monthly nyo lang po yan, zero interest. 90% kayang ibigay sa inyo ni Ma'am Anthony. Yes. So, gusto niyo na siyang inot agad, ma'am. Para hindi na kayo mag-i-11,000. Ang maganda po doon sa direction na po loan, kung ang konto po ay ready for occupancy, then over na po agad sa inyo. Pagkatapos ng 3 years, ano po, ganito po, yung advantage po nung spot 10% down na 390, then loan agad, wala na po itong 11,000, is kung available na yung unit, ano na po kayo makaka-turnover? Ito po kasing may 11,000, maghihintay tayo ng 3 years na ma-release ni RCBC yung loan bago po kayo makalipat. Tsaka ano ito, ma'am, pre-selling? Opo. Kasi po kaya Bida, ano po, hindi po tayo nag-turnover na hindi po fully paid. Ako. Kaya kung ilo-loan niyo po kagad sa RCBC, mapakakalipat po agad kung available na yung unit. Ganun po siya. Pero ngayon, may available na yung unit. Meron po mga pero titingin po tayo ng availability. Yung tower pero as for Tower 4, pre-selling pa po siya. Ah, Tower 4. Apo. Pre-selling. Ah, di ba? Opo. Ilan years? Tingnan ko lang po yung turnover ni Tower 4. Parang 2024 po. Next yes, po, yun yes, ma'am. Ah, so, bali, kung nalibawa, kung interested ka, madown ka, tilang ito ka percent? 10%. Tilang 10%. Mga around 400,000. So, ang 400,000, ano na siyang payable for 3 years? Hindi, ma'am. Ano po? Ito po ay buo niyo po ibaba, buo po ibigay. Ito kasi po, normally sa mga properties, 20% po ang down. Ano yung 400,000? Kakatiin lang po sa dalawa. Yung isa, ibibigay nyo po kay developer. Yung kalahati, iba monthly nyo po. Bali, ito ma'am, reservation mo, pagka may nagustuhan kong unit, for example, 8th floor, 20,000. Reservation. Reservation fee po. Ibabawas po siya ma'am sa 10% kasi ang requirement talaga 20. Since pre-selling to, 10% po muna kailangan. So, ibabawas po dyan yung reservation nyo na 20,000. Ito po yung second payment nyo after the reservation fee, which is 390,000. After po nito, ma'am, post-dated check po tayo. Zero interest po ito. Payable po kay Ayala Land. Then after po ng 3 years po. For 3 years. Zero interest naman po ito. Tapos po, after 3 years, ito po yung ilo natin kay RCBC. 3.2. So that time pa, kung lumabas na po yung bank guarantee and mabang loan take out na po, mag-schedule na po tayo ng turnover sa Atria. Okay.
Yan lang siya, ma'am. Nasa akin, ma'am, for the room kayo, that first no. Yung sinasabi naman ni Ma'am Antoinette, kapag po ano, RFO na yung ano, for example po, tower 3, tower 2, tower 1, kasi po si tower 4, pre-selling. Pre-selling ka, ma'am. Ayun yung price ni... Ni Pre-selling. Apo, tower 4 yung po. Ano yung price ng tower, yung ibang tower, kasi I did book for ano na yes po. Pero yan yung tower 4. Tower 4. Ito yung pre-selling. Ito yung pinakamura, ma'am. Tapos halimbawa po, ganito po, ma'am, kasi 2024 po ito next year. Next year. Halimbawa po, inabil niyo po itong presyo na ito, itong pay term. Halimbawa po, by this December next year, then ready na yung tower. Pwede niyo na pong i-cut yung payment niyo, dumiretso na po kayo sa RCBC. Huwag niyo na pong tapusin yung 3 years. Kasi, kung gusto niyo pong ma-turnover na, yung kasi ready na po ang iba, nag-turnover na. Kung gusto niyo po, ay parang gusto ko na rin mag-turnover. Sige, i-cut na po natin yung payment, mag-loan na tayo. Kaya si Tessa, kahit ano na magbabaya. Yes naman, ma'am! Pwede, ma'am. Pwede naman. Itong pay point to, ma'am, kung nakapag-decide ka na hindi mo na inunod, pwede po to dash. Ang advantage na... May discount pa yan, wala na. Kaya na po kapag ano, nagmamonthly na po kayo, saka po kayo nag-decide na mag-spot cash, wala na po discount yun. Kaya Vida po, ang spot cash is after nyo pong mag-reserve, 30 days after, babayaran nyo na po buo. Yun po ang may spot cash discount. So magkano yun? 4.1 ma'am? Ako, 4.1. Ang advantage po ng maglo-loan is syempre po kung kayo po ay businessman, magagamit nyo po yung pera. Yes, ako. And mapapatubo nyo pa ng mas malaki. Yes. Yun lang po, yung availability ng cash nyo. Ako. Isa pa naman sa 22 square meters sa ibang nga medyo takot-takot. Malaki lang, malaki lang. Sige po. Medyo malaki-laki pala. Sige po. Alam ko po yung dako. Ang 22 square meter ba kasing laki nito or mas malaki dito? Parang ganito, ma'am. Ito? Parang kung ganito, mas ma... May CR na to? May CR na po yun. Oo. May CR na to? Oo. Wala lang siyang room? Wala lang siyang room pag direction. Open po siya. Pero pwede po siyang palagyan ng partition. Kayo na to. May epirant kayo. Depende po sa availability natin. Actually, ma'am, yung may mga balcony namin, yun kasi yung mga unang nauubos. Pero right now po, sa Tower 4, wala na pong available na one bedroom or studio unit na may balcony. Mm-hmm. Yun po kasi yung unang na bibenta. Kahit ka po 2 bedroom, wala lang available. Kaya nga po. Actually po, Italia po, isa rin po talaga sa mga mabentang project. Wala na po. Ang meron naman pong susunod na phase. A phase. Pero, hindi po kayo makakakuha ng current price. Kasi sa real estate po, kung ano yung current price, yun na po ang lowest price. Pag po nag-launch ng panibagong tower, iba na po ang price noon. Ganun po sa real estate. Opo. Never po, ito po sa real estate, never po bumura yung i-launch ulit na bago. Ganun po. Kaya lagi pong pag tinatanong po, kailan ba ang right na mag-invest? Ang right po talaga is dati pa kasi dun mura. Yes. Kaso wala na po yun eh. Tapos na. So next po na opportunity natin is ngayon. At ang lost opportunity na po is yung bukas. Ganun po talaga. Yes. So, as of today, mapang one bedroom 8 na lang. Opo. Tapos may kwarto talaga siya. May kwarto. May kwarto kasi pag ganito, pag hindi ka naman makakita. Ma'am, opo. Parang mag-quarto lang. Actually, kung titingnan natin maliit, pero sabi nga ni ma'am, with the right plan, magugulat po kayo. Magugulat po kayo na, wah, kaya pala na ano. Right size lang po. Kasi yung space. Opo. So ito po, sa 7 million, so, 3 million yung difference nila. Yes po. Kasi po, doble. Parang doble lang siya na.
So dito po, 671 yung kailangan nyo ilabas. And then yung another 10, 19,000 naman siya monthly. Zero interest pa rin mo. Instead of 11, Apo. Then ang balance niyo po is 5.5. Yung sa kabila, 400? 3 million, 3.2 ma. Yung nilolo, tas 11,000 monthly, tas ang ilalabas mo lang 390. Are you mo ang 22 square meter. Ito po ay 41. Ah, 41 square meter. Hindi sa hiyaw ni Tita. Kada po na sa'yo, tanaw mo, no? Kapag ako sa'yo, tanaw mo. Depende na nagin sa'yo mo, ano? Sa interior designer. May Ito ma'am, halimbawa po, nakalunod po kayo kay RCBC or nagka-down po kayo. Makakasure po kayo na hindi na po ito ang current price ng property nyo 1 year, 2 years after. Kahit po nagmamonthly pa lang kayo, for example, 19,000, pwede nyo i-check sa amin o magkano na yung presyo ngayon ng mga kondo. Nag-appreciate na po kagad yan. Kasi normally po, ang appreciation natin is once or twice a year. Yan po. Yung 7M ma'am, ano yan? Studio unit lang yan ng Manila. Oo. Ngayon po, one bedroom sa pangati po, is 6.8. Opo. Imagine, studio, yung 22 square meters. Pero dati po, inabutan ko po yan na 1.2. Isang studio. Reserving pa rin pa. Yes ma'am. Reserving. Pre-able pa rin siya ng 3 years ma'am. Third over next year. Next year ma'am. Kung next gusto mo nang iloan agad, kung gusto mo nang malipatan ma'am, pwede naman po. Pero hindi ka naman madali ma'am. Pwede ko hintayin yung 3 years bago nililoan kayo ma'am. After 3 years mo pa siya magagamit. Pero at least ma'am, na-hold mo yung ano, yung presyo. Sa presyo po tayo mag-hold. Oo, kasi yearly. Kasi kahit po hindi nyo pa, wala pa yung building, hindi nyo pa po nagagamit. Kung tumataas po ang price. So, ibig sabihin po, after a year po may mag-i-invest sa amin, hindi na po 7,030,000 yung bibigyan to. Normally, 4%, 5%. Hindi naman po. Pwede naman po gano'n. For example, 7.5 na siya. Gano'n po siya. Ever-increasing po yan. And yun po, habang for example, nagpapa-Airbnb kayo, gano'n ka rin po, tumataas pa rin yung price. So, aside from kumikita ka sa rental, yung price ng property mo is tumataas. Double po. Yun po yung ano, pwede self-liquidating na kayo. For example, ang monthly nyo po kay RCBC is 20,000 sa loan. Kuha-kuha nyo po ito sa Airbnb, ma'am. Yes, sobra. Sobrang-sobra pa po. Ang isang studio unit kumikita po na 60,000. Kung talagang, ano po, magaling ka po na mag-market. And kung maganda po yung ano, kung maganda po ang maganda rin po mag-invest ng ano, ng interior. Kasi yeah. Ano daw ito ma'am? Chicken Alfredo. Chicken Alfredo. Go na ma'am. Yeah. Thank you Lord for today. So, second day in Manila, I mean Manila, in Boracay, for working. God bless Lord. So, guys, sobrang init. Uuwi muna kami ng room kasi sobrang init sa boot. So, pipicturean ko lang itong Boracay na to. And then, papakita kayo kayo ice cream. Oh, yay! Come on! Okay. So, ang dilim pala dito sa taas. It's
Maingay dun, ma'am. So, dito na yung perfect spot. Mama, meron naman. Online nala. So, online presentation today here in Starbucks, Boracay. So, it's, ano, waffle with bacon and caramel macchiato. Come on! Day, ano ba ngayon? 22. Yeah, kasama sa vlog ko. So, 24 ako dumating, 25. 25 ngayon. So, day 2 ko ngayon, 27. Uuwi na kami ng Manila. So, nauna sila dito and si Ma'am Judith. So, chill lang tonight kasi exam bukas, final exam, you know. So, mag-review ako mamayang 4 a.m. para pumasa. Go! Samahan niyo kayo mag-chill. Sabi ko nga dito, gagaling yung ubot sipon eh. Eh, wala eh. Ayaw niyang ano. Sabi niya, oo bes, alam mo, dami ko kayong classmate na mga second courser. Kasi yung hindi ka pwede mag-broker ko, nagka-courso na kasi ngayon. Yeah. Pwede na. Shot! Pwede mo nang balaban. Ano? Niletos. Wow! Ang yummy ng cheesy. Isang gift sale for tonight. Hindi pa yung luto. Wala na oras. Hindi ako yun. Ha? Hindi ako yun. Hindi pa yun? Pa magkaita? Ang ano, madali. Bibit? Mm-hmm. Basta magising mo maaga, mama. Kahit anong nangyari. Anong oras ikaw ba pumitin? 6. 6 p.m. na tayo. 6. Dito hanggang kanya pa lang, 8, diba? Oo. Pero ngayong gabi mag-alis na ako ng gamit? Yeah. Ngayong gabi mag-alis na ako ng gamit? Ako din. Para bukas? Oo. Hindi yung nangaral ko. Oo. Hindi ko kasi ano, Pini. Oo. Tagal pa naman niya daw mo. Yeah. Hanggang kailan siya dito? Ako end of naman. Okay lang, kulit na siya dito. Dalawa lang pala ba? Nag-iluwi ko sa kanila. Taga-iluwi ko pala yan. Ito na ang egg. Hindi naman ako high blood kaya mag-pork na lang ulit tayo. Pag uwi na lang Manila tayong mag-diet. Starbucks yarn? Oh my gosh! Bakit siya ganun kamahal? Ano meron dito?
sabihin to? Ikaw, kuya ka, ta? Tara, nandito tayo. Important. Ha? Important yung Manila. Ah. Nakita ka lang ng pag-post eh. Kaya nga eh. Anong bestseller niyo sa coffee? Yung caramel macchiato po. Ano ba yan? Kaka-caramel macchiato ko lang kahapon? Ay, yung signature, ma'am. Signature. Wow, masarap ba yung milk tea niyo? Siyempre, sasabihin ni Kuya, oo. Oh, ano ba sabihin niyang hindi? Summer aid. Parang sarap ng summer aid, no? Pero anong bestseller po, Kuya, sa ano? Sa drinks? Sa coffee po, ma'am. Hindi sa coffee. Ay. Anong ano laging binibili sa inyo? Blue lemonade. Ay, blue lemonade, parang ito. Excuse me. Ano itong nasa taas, kaya yung ito? Cold brew po, ma'am. Na? Strong coffee po. Ah, kung kundi. Mmm! Ah, black plain coffee lang siya dito. Tapos yung cream cheese na foam. Tapos yung makapal yung pagka-cream cheese niya. Tingnan mo, nakatingin sa bibig ko. Mmm! Highly recommended, ah. CEO signature. Mmm! Good morning, everyone! Maganda ng buhangin, no? So, mamaya, pauwi na kami ng Manila. So, sinulit na ang Bora ngayong umaga. So, let's do this. Let's swim. Diba? Parang okay na nga tayo dito eh. Eh, sina ano? Ano sa mga kapangan na yun? Ito, wala nang tao dito dyan. Kaya nga, pwede nga tayo dito eh. Maganda nga yung ano nila ngayon dito eh. I'm home na guys. Yesterday, I'm so traffic. Siguro dahil uwian, so din ako nakapag-vlog dahil sa airport.
ang daming tao. Not so totally dami ng tao. Gutom na rin ako. Tapos nag-online class pa ako saglit sa airport. Tapos 3 hours airport na Terminal 2 hanggang Valenzuela. 3 hours kahapon. So pagod na pagod ako. Hindi ko na na-end yung vlog ko kahapon regarding sa Boracay. Ayun na nga. Maraming naganap. Madaming nangyari. But thank you Lord. Nakauwi na ako ng safe. And kasama ko na gantya, baby. Kang maganda. So, thank you, Lord. Ayun lang, guys. Akunting... Yun nga, natapos na yung roadshow namin. So, it's October 28 na today. So, hopefully may makonvert tayong maraming benta doon. Maraming namang workables and sana maklose lahat. Tapos, medyo malungkot lang yesterday kasi medyo hindi maganda yung grade ko sa finals, kaya medyo emotional din ako kahapon. Parang ngayon ako makipag-usap sa tao and tinamad talaga ako mag-vlog. Ayun lang, siguro lesson learned lang din. Siguro mag-aaral na lang din mabuti, magbabasa. And tomorrow update ko kayo Be-bless na si Pogi tomorrow. Yay! Papa-bless na natin. And iba-vlog ko yun, guys. Panoorin nyo. Ayun lang. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye! Bye ka. Bye! Mwah!